Totoo po yan. And then, yung iba, nakatanggap sila ng authority by virtue of their baptism. Bakit yung baptism nila ay valid? Sa Banal na Kasulatan dito sa Acts of the Apostle chapter 13. Babasahin natin ha sa English, no? The Jewish exorcist, no? Meron lang exorcist na Hudyo. Then some itinerant Jewish exorcist tried to invoke the name of the Lord Jesus over those with evil spirits, saying, I abjure you by Jesus, whom Paul preaches. When the seven sons of Sceva, the Jewish high priest, tried to do this, anak ng isa sa mga high priest, the evil spirit said to them, in reply, Jesus, I recognize, Paul, I know, but who are you? The person with the evil spirit then sprang at them and subdued them all. He so overpowered them that they flee naked and wounded from the house. When this became known to all the Jews and Greeks who lived in Ephesus, fear fell upon them all. The name of Jesus Christ the Lord was held in great esteem. Many of those who have become believers came forward and openly acknowledged their former practices. Moreover, a large of number who had practiced magic collected their books and burned them in public. They calculated their value and found it to be 50,000 silver pieces. Thus did the word of the Lord continue to spread with influence and power. So ito po, sino ba yung maging exorcist o makisagawa? Pare lang po ang maging exorcist, hindi po laigo. Walang lay exorcist po. Pero merong lay deliverance minister. Pero walang lay exorcist po. Ngayon, narinig nyo, no, na sa Banal na Kasulatan, merong Jewish exorcist, no? Dahil kita niya na makapaglayas ng demonyo si mga apostoles. So, anong nangyari? Ginawa din niya yung gawain ng mga apostol. Pero, wala naman siyang authority. So, sino ba yung makasagawa ng minor exorcism? So, dahil hindi basta-basta itong gawain na ito, at kailangan natin na matrain tayo, kailangan natin ma-updated tayo. Dahil kung hindi tayo ma-updated, no, baka ang nangyayari sa Acts of the Apostle, chapter 19, verse 13 to 20, ay mangyayari sa atin po. Ngayon, dito sa sulat ni Father Winston Fernandez Cabading from Latin and Eastern Catholic tradition. So, ang kanyang mga sources from Latin and Eastern Catholic tradition, yung mga prayer, Catholic Handbook of Prayers for Spiritual Liberation and Exorcism with Reduction Note. Mas mabuti dito dahil may reduction note po. So, maging malawak yung kaalaman natin about sa spiritual reality, mga kapatid. Sabi dito, Winston Fernandez Cabading, only a priest can perform minor exorcism. So, hindi pwede, laigo, na magsagawa ng minor exorcism. Pwede ang pare. Maayong unto, Father, na ibagyo ko, sugba uwan diya sa Valencia. Oh, naabutan kami, naggaling pa ako ng misa. So, nababasa nga kami.
naabutan kami. Pero sa awa ng Diyos, no, hindi naman lumakas yung hangin. At mag-ingat po kayo, magdasal, and then continue to contemplate the gospel for today, mga kapatid. Okay? So, pari lang po ang magsagawa. Hindi po, ang minor exorcism po, hindi po pari, kahit hindi exorcist. No? Only a priest can perform the minor exorcism. After the penitent has sincerely made the renunciations, the priest now confirms them by breaking all seals and consecrations, curses, spells, relationship, and godly vows, and all bonds that tie the person to the evil one. So, kailangan ang biktima para maging liberated siya fully from this spiritual oppression, whatever it is, spiritual obsession, yung obsession, negative yung pananaw mo sa buhay, kahit marami kang manamang biyaya at na-trigger sa trauma mo. So, naging hindi na natural na problem, but nasakyan na. No? Yung problematic tayo, at meron pa tayong traumatic na mga experiences, at lumapit pa tayo sa mga occultista, narinig nyo naman na sinunog nila lahat ng mga kagamitan. No? Doon nabasa ko kanina, yung Acts of the Apostles. Yung nagpakilalang Jewish exorcist. No? Sa Acts of the Apostles, moreover, dahil hinaharas sila eh. Yung nag-exercise, hinaharas dahil hindi naman sila sakop sa kasamahan ng mga apostol. Sabi ng demonyo, I recognize Jesus, I know Paul, but who are you? Yung Jewish exorcist, who are you? Sino ka ba? So, anong nangyari? So, the person with the evil spirit then sprang at them and subdued them all. He so overpowered them that they fled naked and wounded from the house. No? So, from that house, no, they fled naked. Wala na sila ng damit. Puno na sila ng sugat, mga kapatid. So, delikado po, magsagawa ka ng minor exorcism, hindi ka naman pari. No? Iba yung lay deliverance minister po. Iba din yung minor exorcism po. So, pwede pari magsagawa ng minor exorcism. So, sa mga pasyente natin, kinakailangan talaga mag-renounce. So, kagaya ng sinasabi dito sa banal na kasulatan, ni-renounce nila, di ba? Moreover, a large number of those who had practiced magic. Magic is connected to witchcraft, occultism, connected po yan. Collected their books and burned them in public. Sinusunog talaga. Pinakita pa sa mga tao. So, kung meron kang mga rituals dyan, mga orasyon, dapat pasunog natin, i-renounce natin. So, ito po ay renouncement po. No? So, mahal na mahal po ito. They calculated their value and found it to be 50,000 silver pieces. Thus, this the word of the Lord continue to spread with influence and power. So, grabe, no? No? So, yun ang influence ng mga bayan ng Diyos. Grabe. With great influence and power. Spread with influence and power. So, yan ang kinakailangan natin. No? Naisiwala talaga natin itong katotohanan. So, ang authority nasa simbahan po. Totoo po yan. And then, yung iba, nakatanggap sila ng authority by virtue of their baptism. Bakit yung baptism nila ay valid? Paano ba maging valid yung baptism kung ginagamit nila ang Trinitarian formula po? Yun po ang ini-accept ng simbahan. So, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Yun po,
ang nirecognize ng ating simbahan. Yung bautismo na ay in the name of Jesus I baptize you, hindi po 'yon ginagamit ng simbahan. Hindi po 'yon ina-accept ng ating simbahan hanggang sa ngayon, mga kapatid. Good afternoon, Father Darwin. Gabagyo mi diri sa Canlaon, City Negros Oriental. Naapadyod mi diri threats diri sa bulkan kay Gaalboruto ang bulkan diri sa Pinas. So ipagdasal natin ang Canlaon, mga kapatid. Let's all together pray. Mga kapatid, dasal lang po and then pray the rosary, contemplate the word of God para maging matatag po kayo. So makapagbigay sa atin ng inspirasyon, hindi po yung tao, hindi lakas ng tao, hindi din yung kapangyarihan ng tao, kundi sama-sama tayong magdasal. Huwag kayong mag-alala, isasama ko din kayo sa dasal ko, lalo-lalo na sa pagrurosaryo natin at sa Christian prayer natin, isasali ko po kayo. Yan ang pinaka-importante natin, hawak tayo sa Panginoon. Siya lang po ang makapagligtas natin. Amen? And God is present everywhere. That's good news. No? So, sa mga pasyente, sa mga pasyente natin na lumalapit, ito po yung pinaka-essential renunciations of all the occult. So, katulad ng Ebanghelyo, sa Acts of the Apostles chapter 19 verse 20, sinunog talaga nila yung mga aklat. So, mga 50,000 silver ang halaga nun. So, hindi sila nag-alinlangan. Related din ito sa superstitious belief natin, mga occult objects natin. Huwag na kayong masayangan pa dyan. I-renounce na natin lahat. Hindi yan maganda. Malaking tulong po yan sa spiritual growth natin. No? Spiritual growth natin. So, renunciation. And confirms them by breaking all seals and consecration, curses, spells, relationships, and godly vows, and all bands that tie the person to the evil one. Ito po ay malaking tulong po. It is all about breaking the seal and consecration, bandages, and healthy relationship. Malaking tulong po ito. So, ito po ang binibigay natin, lalong-lalo na yung mag-grabe yung reaction during sa intercessory prayer. Yung intercessory prayer, hindi po yun minor exorcism. Intercessory po yun. So, ang pari lang po ang makasagawa ng minor exorcism. So, at inikayat ko din yung mga kasamahan natin ng mga exorcist na tutulong sa atin, lalo-lalo sa Ate Diocese of Tagbilaran. Lalo-lalo na kapag meron na tayong lugar o permanent place, malaking tulong po yan. Dahil kailangan natin na hugutan po ito. The essential, the essence of the renunciation po. Yeah, then the breaking the unholy seals, consecration, curses and spells, and holy soul ties, relationships, are vital when the cause of the possession and oppression are tied to these conditions. So, kung hindi pa na-break yung unholy ties, consecration, curses, and spells, hindi pa siya ma-liberated. Ito po yung pinaka-importante, no? Kung alam lang natin ito, at kung matulungan lang tayo, at meron tayong mga priest na may bahagian nito, ay malaking tulong po ito. Marami tayong matutulungan po. Hindi lang yung team natin, kundi sana sa buong parokya, may alam yung mga pari nito. Pwedeng-pwede po sila dahil sila po ay may direct connection, may direct authority from the apostle themselves through the sacrament. So, handed down to the sacrament of ordination po. So, hindi po katulad ng occult na handed through your lolo na hindi siya mamatay kung hindi mapasa. No? Sunod. The priest or exorcist doing the prayer of spiritual liberation or exorcism
minor or major, should do the breaking even if deflected and no longer do it due to the strong presence of the oppressive or possessing spirit. So, ang pari pala should do the breaking even kung hindi na mawala na sa sarili yung biktima. So, ang pari na or ang exorcist magsagawa ng breaking the seal and consecration or spells and holy soul ties. Yan ang magsagawa. The efficacious of holy oils, the spiritual liberation, an exorcism should not be underestimated. So, gagamitin din natin yung mga sacramentals. Hindi lang yung holy and exorcise oil po. Pati na po yung ating holy and exorcise water, holy and exorcise salt, holy and exorcise water, oil, and salt. This prayer, no, breaking the seal, ito po, breaking the seal of satanic seal, ito po. Ito po yung gamitin natin during solemn exorcism po, breaking general curses, breaking to ward away evil spirits. And then, meron din tayong consecration of senses po. This prayer is said when there is a clear pact or covenant made in whatever manner with the devil by the afflicted or any of their ancestors. So ito po yung pinaka-importante din, grabe, during exorcism at sa pagdasal nito, yung pasyente na maraming demonyo, grabe, hindi maistura yung mukha, hindi din para ma yung katawan niya ay grabe, maraming reaksyon sa kanyang buong katawan, no? Meron ding exorcism of senses, yung ginagamit din natin ito. This rite of minor exorcism has been adopted from the Roman ritual, from the baptism of adults, rite of the catechumen. In the extraordinary form of the Roman ritual, the celebration of the sacrament of baptism for adults, there is an elaborate rite for admission of catechumens, characterized by the series of anointings of senses, followed the minor exorcism. The theological importance of this sacred action is very clear. Recognition that prior to baptism, the evil one has a stronghold on human beings. So, recognition that after our baptism, no, sabi dito sa ating, ano, the evil one has a stronghold on human being. So, dudublihin na ng demonyo. No? Oh, yung alarm natin, ang ingay. So, totoo na, Satan is real. The evil one is real. No? And the use of the senses are primarily avenues by which evil enters into the soul of the person. So, possibly, ang demonyo iharas tayo through our senses. So, kailangan i-consecrate natin yung mga senses natin. Baptism does not expel unclean spirit automatically in the person's life. Hence, renouncement of Satan and his works by the catechumen and a confirmation of the church of this abjuration through a series of exorcism and anointings loosen the hold of the devil and prepares the individual for the ultimate act of faith in God and in His Son Jesus Christ and a definitive consecration to God through the saving waters of baptism. So, gagamitin tayo ng mga holy tubig, banal na. The rite of exorcism of the senses is here adapted for us, the ministry, because the prayers and exorcism contained therein remain to be valid theologically behind it clear and sound. The senses remain the ordinary way by which we are assaulted by the evil one through temptation and more serious ordinary forms of demonic attack. Therefore, the anointing of senses with the oil of catechumens, and then the holy and exorcise oil, the prayer of exorcism, resealing of the person characterized by the anointing of chrism. Resealing pala yan. Show on more of renouncement of the devil by the spiritually afflicted and reconsecration
of whole being to God. So, yan po, mga kapatid. So, gagamit tayo ng holy and chrism oil. Chrism oil, yung holy and exercise oil na oil catechumenorum na binibless ng ating mahal na obispo. So only the priest can bless the sacramental can do the minor exorcism po. Hindi lang yung exorcism masagawa nito, pwede ang ating mahal na mga kaparian po. So pasalamat lang ako sa mga generous na star senders natin, si Sister Marley Tabiki, nagpadala sa atin ng 500 stars. So, nangunguna siya. Si kapatid na Romiheo, 200 stars. Si Maria Sarmento, 200 stars. Si Gina Guevara, 200 stars. Si Ami Naelga, 150 stars. Si Eden Mirantes Clemente, 120 stars. Si Yang Yang, 110 stars. Si Mercy Torquatur, 110 stars. And si Mercy Alferez, 100 stars. And Christine Soronio, 100 stars. Si Michelle Capoy Nario, 50 stars. Chidora Ilik, 50 stars. Si Tin Aston, 50 stars. At si Buni Umahoy Mila Ala. So, mga bago po yung iba. Salamat po. At babasahin ko muna. 45 na ako. Dahil pupunta tayo sa office natin. Maraming mga naghihintay natin doon. At meron pa akong e-exercise ngayon. So, include me in your prayer always to receive enlightenment, guidance, and inspiration from God. Always po. Si Rizalie in Cabo, hinay man ang imong boses. Pati, hinay ba? Hindi ba maganda yung boses ko sa Facebook, sa YouTube natin? Hi Father, ask lang ko po. Our nanay Ulyanin na minsan at sometimes she remember the people around her and tatay patay na. And kuya namin, pwede ba siya authority sa bahay kahit dyan pa siya nanay na Ulyana na? Oh yes, pwede po. Little family circle po yan eh. And din ang gawin ng kuya mo, hindi po yung exorcism but intercessory. Yung aklat ni Father Chad Refriger makatulong, and then ka Father Sikia. Baguhin nyo yung I command, instead I command in the name of Jesus, intercessory ang dating. I ask to command, I ask humbly in the name of Jesus to command the unclean spirit to break the seal. I ask humbly. So palitan nyo yung in the name of Jesus I command to I ask humbly. In the name of Jesus. Intercessory yung gamitin nyo po. And then make a good confession po. Kailangan na mag-prepare po. Spiritually disposed. Pinaka-importante po yan. Yung preparation po. Si Chris Claudio Molina, Reverend Father Darwin Gitgano, punto por punto, prayer intention family, Mr. Bro Chris Claudio Gomez Molina, Bicol, Naga City. Philippines, Filipino. Oh, salamat kapatid. And then, condolence pala sa buong pamilya ni Princess Nicole, no, yung in-interview natin na gumaling at meron siyang karamdaman na rare, no, bago lang siya namatay kahapon po alas 8 sa umaga. Nakapahinga na din siya at yung pamilya niya ay nakapahinga na din at inaalay natin yung kaluluwa sa ating mahal na kapatid. So mga misa ko ay ino-offer sa kanya. So I hope you will offer prayers for Princess Nicole at for safety po sa mga barko ngayon na lumalayag. Arman Minyoza, good afternoon Father Darwin. Si Analisa Abelgas, blessed afternoon Father Darwin. Si Fun Channel, good afternoon Father. Meron pa ba kayo? Every Sunday po yan. 8 to 10 po at after sa ating tanungan portion po. After po yan sa tanungan portion. Si Michelle Nario, ay si Mila din. Salamat din sa pinadalan mo na 19
Dollars. Salamat, Ate Mila. Good afternoon, Father Darren. Pwede po ba ipag-pray niyo po ako, Father, na mawala pa po ang tumor ko kasi may coxin po, Father, kasi rare po kasi itong bukol ko, Father. Yes, Michelle, isasali ko po ikaw. Isasali ko po kita sa prayer ko at sa mga misa ko po. Then offer nyo lahat ng sakit natin. Tayo ay hindi para sa mundong ito. Tayo po ay para sa Panginoon po. Amen. Seria Gopal, good evening, Father. Good evening. Asa Vancouver siya ngayon. Salamat sa mga teachings. So, it is the teaching of the church. Ronel Pagalan. Pagalan. Father, ano po yung purgatorio? Purgatory is a state of life. It is not, it is a temporal punishment. It is not eternal punishment. Lahat ng mga kaluluwa nandun sa purgatorio ay via it eternam, patungong langit po. Dahil yung mga kasalanan nila ay maliit lang, mga venial sins. So, nagbabayad sila doon. And then after that, yung prayer and intention natin makatulong po. So, kung once a year ka lang magdasal at mag-offer sa mga kaluluwa, hindi maganda yun. So, once a month, no, it is better. But best, araw-araw, isasali natin sa dasal na every time magsamba tayo, magsagawa tayo ng mass intention po. Paliwag ko appeal sa ibang prayer ako, Cousin Rosaline Vero, for her speedy recovery. Kupirahan iya ulo, half paralyzed yang nawong ta sakit iya ulo. Thank you, Father. Receive the sacrament of healing, confession, and anointing of the sick, and Holy Eucharist po. Wala pong bayad yan. Juvie Vil Volieger. No? So, wala na akong oras, no? Dahil pupunta pa tayo sa office. At maraming salamat sa mga star senders natin. Ang Diyos na po ang magsukli sa inyong kabutihan at sa inyong generosity po. So, fight ti Maria. I hope maka-live pa tayo mamaya. Tingnan natin, mga kapatid. Fight ti Maria, tatak si FD with a humble heart po. God bless. Meron pa akong ipang-exercise ngayon. At salamat din sa mga kaparian natin na tumutulong sa akin na magpakumpisal. Malaking tulong po yan. Okay? God bless sa inyong lahat. The fight ti Maria, tatak si FD with a humble heart. God bless! Okay!